Liwanag na po ba sa inyo yung driver ng truck? Anong kong sabi? Eh, sabi, dinala po nila kasi sa hospital yung driver. Tapos sabi raw ni Kwan, Mr. Yamat, tumakas daw yun. Nawalan ba ng control? Anong nangyari? Siguro po nakatulog kasi nung binisita po ni tinignan po nila yung kwan, yung brake nung kwan, dump truck. Mm-hmm. Okay naman daw sabi ng MMDA. So yung sasakyan, yung truck, wala pong problema mechanically, no? Yung makina, okay, lahat, okay. Okay naman daw so, po. So ang fault dito, ang kasalanan dito, nandun sa nagda-drive. No, baka daw po nakatulog. Nakakabahala po yung larawan, no, yung pictures. Nung nangyari po yun, wala naman po bang nasaktan o na-injure sa inyo pong wala po, pamilya? Ma'am. Kasi balak ko, yung matutulog sana ako ng gabi na yun doon. Ang kaso nga lang, pinakyat ako nung anak kong babae. Ah, so wala naman pong tao nung, wala po. Nung nangyari yun. So bigla ang sumalpok lang na ganun. Opo, kasi yung kwan ma'am, kasi 440 daw yun. Kasi may katabi akong junk shop din. Okay. Na nadamay. Hmm. Kayo po nung junk shop na yun, yung bahay nyo, yung junk shop, hindi pa po kayo binabayaran? Hindi pa po. Dito nga, may-ari. Ito hindi nga, pa po. Thunder Rocks Builders, kasi sa kanila po yung truck. Mm-hmm. Nakausap nyo na po ba kahit na sino nga representative po nitong company? Nagpunta daw po yan doon kaya napicturean nung may-ari nung isang junk shop na sabi, estimate daw. Okay. Tapos may dalang abogado, may dalang engineer para mag-estimate. Tinawag po ako, wala na po sila kasi sabi, pagkuha nung dump truck, susunod kami dahil nandun sila sa... Kailan po nangyari yan? Nanay? Nung July 28, ma'am. At mula nung July 28, August, ano na ngayon? 10? Opo. Oh, wala pa rin. Wala pa rin naging aksyon. Wala po. Wala pa rin komunikasyon sa inyo. Kuminsan po tumatawag ako. Kuminsan sinasagot niya. Kuminsan pinapatayan niya kami. Sinong pinapatayan? Ako po. Opo, sinong nagpapatay ng phone? Sino pong tinatawagan niya? Si Mr. Yamat po. Siya ba ang owner? Yun po ang sabi nung pamangkin niya si Julius. Pero may sinabi po sila na magbabayad sila. Wala. Kasi nung huling tawag po namin sa kanya, antayin ninyo. Nandun na sa bangko yung tao, dadalhin na dyan yung pera. Parang bayaran okay. Kayo. Okay, mga magkano daw po ang pinag-uusapan nating bayad wala, sa damages? Wala po kaming amicable walang, settlement eh. Ah, niwala man lang amount. Tapos wala. Sasabihin niya, i-deposito sa inyong bangko. So hindi nyo din alam magkano dadalhin yun. Dadalhin na yan dyan, mag-antay lang kayo, sabi parang po niya. Parang purong yun ang sinasabi nitong engineer Federico Yamat. Opo. Pero wala pa rin talaga. Wala pa tapos po. Pinapatayin na kayo ng phone. Mm-mm. Eh yun pong katabi yung junk shop, wala din. Wala ding naging wala din bayad po. Sa kanila. Kasi, nagahabol din. Po. Kasama ko kahapon, kaya lang medyo tanghali na po kami. Kaya umuwi na po kami. Kaya ako na lang tong bumalik kasi masakit ang ulo niya. Tulungan po namin kayo ha, nanay. No po. Kasi grabe yung nangyari dun sa bahay nyo. Mga pictures na nakita ko kanina eh. Kasi po ma'am, dati na nakatira po kami roon. Ang kaso nga lang, yung anak ko nagkasakit. Yung sinuplay, yung sila, Mr. Turpo po ang nagsupply ng gamot sa anak ko. Every 3 months, binibigyan kami ng gamot. Tapos namatay na po siya nitong January lang. Opo, yung mister niyo po. Yung anak ko po, ma'am. Yung anak niyo po. So, paano po yung mga gamot niyo niyan, nanay? Eh, gamot ko po, bumibili ako ngayon. Wala akong pambili sa ngayon. Kasi marami akong utang. Nako. Dahil matagal po na nagkasakit yung anak ko, nag-dialysis, 8 years. Nako, ano po bang klaseng gamot ang inyong mga iniinom po, nay? Yung mint formin po, tapos yung para sa puso, sa high blood. Pero sige po, kung kailangan nyo po ng assistance po, dun medical assistance po. Pag-usapan po natin mamaya, nanay, ha? Kung paano po kami makakatulong po sa inyo. Nakakalapit naman po ako. Minsan na nabigyan na po nila ako, kaya lang kasi priority ko yung anak ko. Matagal po na nasuportahan kami ng gamot si Senador. Si Sir Rafi. Ngayon, opo. Meron naman po pala ng naibigay ang ating taon idol. Taon po, taon. Taon-taon na tulong po hindi galing po. Kay idol? Every 3 months po yung taon ang binilang. Ah, na nakatulong sila sa anak ko.
Ayun. Gusto niyo po bang magmensahe kay Idol? So, ako po nagpapasalamat na natulungan po ninyo ako ng ilang taon. Kaya lang ngayon na mayapa na po. Nung January yung aking anak na tinulungan ninyo. Kaya nagpapasalamat po ako ng malaki. Tapos kayo naman po na yung aming tutulungan ngayon, ha? Huwag kayong mag-alala, itutuloy po natin ang pagtulong sa inyong pamilya. Lahat po ng gamot, hanay na kailangan ninyo. Sergeant Alfredo? Hello po, ma'am. Magandang pangalan po. Opo, magandang hapon po. Sergeant, opo, kayo po ba ang nag-imbestiga tungkol dito sa truck na tumama po dito sa isang bahay at saka sa isang junk shop sa may Batasan? Batasan Hills. Opo, ma'am. Nung nakaraang July 28. Yes po. Tama, sir. Ano po bang findings nyo dito? Ma'am, lumusot daw ang preno niya. Kaya sumatsat yan sa gutter at tumama sa bahay nila. Na-check nyo ba kung talagang yun ang dahilan? Opo naman, ma'am. Pero usually, katwiran nila yun, meron naman siyang preno nung hinatak namin yan. Kasi actually, ma'am, hindi ma-testing dahil durog yung durog din yung truck. Basag din yung harapan. So hindi na rin ma-check kung talagang totoo yun na yung braking opo, problema? Opo. Nung pinuntahan namin dyan, dinala sila sa hospital. Pero wala po kayong naabutan sa hospital? So pati yung driver talagang tumakas? Ganun? Opo. Opo. Sabay-sabay po yung dinala kasi may dalawang pilote yan na nasaktan. Okay. Kasama niya at dinala sa ospital. Hindi na rin po nahanap yung kasama ng driver na wala din? Ay, ma'am, yung naabutan namin, yung dalawang painante na lalaki at babae. Ayon sa kanila, ano daw ang nangyari? Ano daw naging problema? Ayon sa kanila po, posible po. Baka kung nakatulugan po yan, nakatulugan at bigla nilang sila sumagsad. Kasi natutulog din that time yung dalawang painante. So talagang malinaw dito yung kapabayaan, no? And regardless kung talagang ano yung nangyari, the truth remains na may damage, no, na kailangan bayaran nitong Thunder Rocks Builders. Pero ito po yung tanong din namin, no, Sergeant. Yung po bang truck ay na-impound na? Or until nasa now inyo? Po, nasa opisina po namin. Andyan po sa opisina, sa harapan po namin. Alam naman po ng mga complainant na nandyan yan at yung karoon sila ng kasunduan at matapos na yung usapin nila doon sa paano pagagawa yung mga okay. Yung bahay na nasira at saka yung junk shop. May kasunduan na po? Saan po? Hindi po. Pinapunta ko po yung may-ari at yung legal niya doon sa area po. Kasi ho, inaabot po kami ng hapon para makuha lang okay. Yung sasakyan. Anong sabi po nitong may-ari? Kasi ang problema dito, sir, parang tinatakbuhan ata nila itong nadiskrasyon nila. Kasi puro pangako. Sasabihin, magpapadala ng pera ni hindi man lang nila... Wala man lang silang amount kung magkano ang kanilang ibabalik. Oo nga, ma'am. Hindi ko pa alam kung magkano naging usapan nila sa amount. But advice ko talaga na kung talaga pong ganyan, hindi kayo pinapansin, magpapile po tayo ng demanda laban sa kanya. Attorney Federico? Yes, ma'am. Good afternoon po. Hindi naman namin tinatakbuhan po yung obligasyon namin. May we be allowed to lay down the premise po kasi na nangyari dyan? Yung po kasing mga yung driver at saka yung pahinanti po, we're not authorized to drive the truck. As a matter of fact po, there was a finding that the driver as well as the yung pong pahinante were with a woman. In the operation ho namin, di ho allowed yung ganon. And at the same time, wala pong authority for them at the time to use that truck. Nonetheless po, regardless po sa nangyari, and it's very unfortunate nga po na nangyari yon. Mm-mm. We are willing naman ho to assist and offer financial help. Okay. Ang ano lang po namin ngayon, ang predicament lang po namin at this time, we're trying to source the funds for that. Kasi po ang huli pong sinabi sa amin nung nakausap namin, kasi po dalawang families ang involved dyan eh. Yung pong, yun pong nasiraan ng bahay at saka yung pong nasira yung junk shop. Mm-hmm. Opo, yun pong sa bahay po, I think they were asking around 400 to 600,000. Based on our valuation naman po of the damage, hindi naman po aabutin ng gano'n. Nonetheless po, we will be offering the necessary help
It's just so unfortunate po na at this time, wala po kami ma-source. Pero we hope that within this week, we'll be able to fulfill and satisfy na po yung, ano, yung mga po pwede namin mapag-agreehan po. Ang problema kasi dito, pobre lang po ito, attorney. Kailangan po nila ng bahay. It's pretty basic necessity. You understand? Yes, ma'am. So nakakalungkot coming from a company, no? Na, I think malaki naman. Ang point ko lang dito, Panyero, mahirap din naman kasi na paghihintayin natin yung pobre, yung tao. Bahay kasi nila yan eh. I mean, ang point is, lahat naman tayo kailangan natin ng bahay na uuwian. At ang nandito po sa amin, 70 years old lang po, para po sabihin natin na it's difficult for us to source money, no? At sana po, matulungan nyo kami. To pay whatever is necessary pa. Opo, kasi at the end of the day, respondeat superior, responsibilidad pa rin yan ng nag-hire dun sa mga empleyado. Kung talagang negligent sila, meron at meron pa rin liability ang employer po. At hindi po natin yun matatakasan. Attorney, patulong na lang ha, na sana sa lalong madaling panahon. At kukontakt din tayo, Shari, since Batasan Hills to, no, ng LGU. Sa ating LGU para ma-assist po kayo sa pag-evaluate para fair kung magkano ang dapat na bayaran po talaga dito po kay Mama. Sige po, we will await then the estimate po. Okay, so maraming salamat Attorney Federico Rojas. We will be in touch po with you. Thank you so much, Panyero. Okay. Nay, huwag po kayong mag-alala ha. Ilalaban natin yan na hindi kayo pwedeng paghintayin, di ba, Sari? Mm-hmm. Lalo na. Ito po, ma'am, kasi yung young shop, pinaupa ko po yun ng alaga ng 5,000 kasi pinang-suporta ko po sa aking anak. Saan po kayo tumutuloy nito ngayon, Nay? Doon sa anak ko po. Yung nasirang bahay po na yun po ba yung bahay ninyo ng mister ninyo? O? Hindi po. Yun yung dating bahay po ng aking anak na namatay yun. Pero tinitirahan nyo pa rin po, hindi ba? Po. Ginagamit nyo pa rin pero po? Pero ano, ma'am? Yung matagal po, attorney, na hindi namin tinirahan. Mm-mm. Kasi hindi ko pag ganyan na kailangan ng emergency, naiiwanan ko yung anak ko doon. Kaya dinala ko doon sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala kung ang problema naman po yung valuation. Tama po ba yung sinabi ni attorney na 400 to 600,000 po? Opo, sinabi ko po yun na 5 to 600 kasi sa ngayon po napakamahal na ng materials, hindi nakagaya ng dati. Sige po. Huwag po kayong mag-alala, ayusin po natin to, ha, nanay? Sige po, attorney. Oo. At sa lalong madaling panahon, sabi naman po ni attorney Federico, no, tutulungan niya tayong kausapin po yung owner po ng kumpanya at kakampi mo kami dito, nanay, andito kami sa likod mo. So, lalong madaling panahon po, makaka-recover, ha? Opo, ma'am. Okay, tsaka mamaya po pag-usapan natin yung mga gamot ninyo, ha? Okay. And nanay, minasage ko na rin po si Attorney Joren Tan, yung chief of staff po ni Congressman Ralph Tulfo ng District 2 since nasa batasan po kayo, nay, no? At under po kay Congressman Ralph Tulfo yan. Inaantay lang po natin, willing po mag-seek, no, mag-extend ng tulong si Congressman Ralph Tulfo para po sa inyo. And doon sa maintenance po na sinasabi ninyo, nanay, yung doon po sa maintenance po ninyo, pwede po nating ilapit din. Di kasi, okay, ma'am, ang gusto ko po sana magpa-check up muna ako. Yes, ma'am. Ayun. Sige, pati po yun. Nagagawan po natin ng paraan, ma'am. Opo. Antayin lang po natin. Ipapakausap po sa inyo si Attorney Joren Tan. Ang chief of staff po ni Congressman Ralph. Tayin ko lang, ma'am, yung callback ni Attorney Joren para po makausap niyo po siya ng personal, ma'am. Okay, thank you po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am.